Pambansang Ginoong David Licao ko inamin ang tunay na rason kung bakit tinanggap niya ang pagganap sa Maria Clara at Ibarra. Walang keme sa pagpapakatotoo ang Kapuso actor na si David Licao ko, ang binansagang pambansang Ginoo sa kanyang sagot ng matanong kung bakit niya tinanggap ang hit Kapuso series na Maria Clara at Ibarra. Dahil sa naging karakter ni David bilang Fidel, siya ay tinaguri ang pambansang Ginoo at kanyang inamin na balak na talaga niyang mag-quit sa showbiz noong siya ay magsimula ng magnegosyo. Ayon kay David, naiisip na niyang iwan ang pag-aartista bago ialok sa kanya ang Maria Clara at Ibarra. Balak na raw sana niyang mag-concentrate sa kanyang mga business. Never ko to naisip buong buhay ko kasi nga bago mag-Maria Clara, gusto ko nang mag-stop. Parang na-overtake na yung love ko sa business yung acting eh. Ang pahayag ni David nang mag-guest siya sa YouTube channel ni OG Diaz. Pero matapos magnilay-nilay, naisipan niyang tanggapin ang project dahil bukod sa makakatrabaho nga niya si Barbie Fortesa, Julian San Jose at Dennis Trillo, ay wala na rin daw siyang savings that time dahil inilaan na niya para sa negosyo. Ayon pa sa aktor, inaccept ko tong Maria Clara, honestly, kasi wala na akong pera. Diretsahang pahayag nito. Kaya naman, todo ang pasasalamat niya sa kanyang mga fans na sumuporta sa kanya at sa tambalan nila ni Barbie on screen. Nakakatuwa rin na minsan yung mga fans parang sasabihin nila sa'yo na dahil sa'yo David, nawala yung anxiety ko. Yun yung magpapa-energize sa'yo eh. Diba nakakatuwa yun eh, na you're making people happy. Kwento ni David. Samantala, nakatanggap naman muli si David ng bagong nominasyon para sa kategoryang Inspirational Youth of the Year Award mula sa 6th Philippine Empowered Men and Women for the Year 2023. Kamakailan lamang ay nagwagi ang binata ng TV Supporting Actor of the Year mula sa 4th Village People Choice Award. Kasama ang kapwa Kapuso star na si Myrtle Sarosa na nanalo naman bilang Cosplayer of the Year. Samantala, ang Sparkle Artist namang sina Sofia Pablo at Alin Ansay ay nominado para sa Empowered Teens of the Year. Samantala, bukod naman sa pag-amin ni David ng tunay na dahilan kung bakit niya tinanggap ang pagganap sa Maria Clara, ay kanya ring sinagot kung bakit niya pinasok ang pag-aartista. Bakit nga ba nag-artista ang tinaguri ang pambansang Ginoo na si David Licao ko? Iyan ang tanong ng talent manager at YouTube vlogger na si OG Diaz nang kanyang ma-interview ang Kapuso actor kamakailan lamang. Ayon kay David, ang nag-utyok sa kanya ay ang pagiging stricto umano ng kanyang mga magulang. The reason talaga kaya ako nag-artista kasi hindi ako pinapayagan ng magulang ko na lumabas ng bahay. Strict kasi sila. Kwento ng aktor. All my life until 2013, na-aksidente kasi kami ng mga kaibigan ko sa SLEX. So na-injured ako and my best friend died. Kaya yun yung turning point kung bakit din ako nag-stop mag-basketball. Ikinuwento rin mismo ni David na hindi naging madali ang kanyang pag-aartista dahil sa mga pagsubok na kanyang hinarap. Nabanggit pa nga niya na ilang beses siyang nag-audition para maging commercial model, ngunit kahit isang beses raw ay hindi siya nakukuha.
Nag-start po akong mag-artista. Kumbaga, yung sinubukan kong maging artista was 2014, noong nag-Mr. Chinatown ako sa kabilang network. And then after that, wala naman akong nakuhang mga shows eh. Kumbaga, nag-try ako maging commercial model, VTR, nagpa-fashion shows ako, kwento ng pambansang Ginoo. Gayunpaman ay hindi raw ito ang dahilan ng panghinaan siya ng loob. Kaya hindi siya tumigil hanggang sa marating kung ano ang meron siya ngayon. Pagpapatuloy ni David, sinubukan ko lang talaga and never pa rin until yun na nga, until 2017, nag-start umukay ang karir ko. Inamin rin ni David na malaki ang nagbago sa kanyang buhay mula nang sumikat siya. Maliban kasi sa nawala ang kanyang privacy, naging super busy na rin daw talaga siya ngayon at ito raw ay lubos niyang pinagpapasalamat. Sabi ni David, "A lot of things change, of course, kasi pinaka-miss ko yung privacy. Kasi I feel like kapag nakuha mo yung fame, there's a price na kailangan mong bayaran, which is yung privacy mawawala sa'yo. Aaminin ko, nakakapagod talaga. But then, it's like a constant battle with yourself, with your brain na parang, okay, David, stop. Don't think about it. Isipin mo lang na nakakapagpasaya ka ng maraming tao. Pinasok ko to eh. Ito yung trabaho ko na to give entertain to people. To make people happy. To be an inspiration to fans." Kwento ng aktor. Sa huling bahagi ng interview ay nilinaw rin ni David na wala silang issue ng Kapuso aktor na si Jack Roberto nang tanungin siya ni OJ kung may hiya factor ba siyang nararamdaman dahil ka-love team niya si Barbie Fortesa na girlfriend nito. Teretsahang sagot ng aktor, "I feel like naiintindihan naman yun ni Jack. Yung situation kasi artista rin siya. Siguro kapag hindi siya artista, I'm pretty sure magseselos siya sa ganon kasi hindi niya alam kumbaga yung situation sa industry. I believe na mabait na tao si Jack. Masipag siya." Dagdag pa ni David. "And I feel like he is secure naman with himself. I don't think that's an issue. I mean, at least not for me. Hindi ko alam kung meron silang ganong klaseng issue, but I don't think so."